Hello sa inyo, kamusta? Welcome to Like a Tarot. Ito naman yung alamin natin, ang message ng person mo through songs. Kanina ko pa talaga ito inisa-isa eh, pero ipakita ko lang sa inyo para mas lalo pa siyang mabalasa. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng person na nanonood ng collective reading na ito? Bilisan ko na, baka abutin pa tayo ng isang linggo eh. Ang unang song ay Isang Araw. Maganda yung lyrics niyan. Pakinggan nyo na lang dito sa YouTube. Uy, tugma. Hindi pa huli. Mukhang may pag-asa pa siya sa tingin niya. Wala na talaga. Ito yung sagot mo? Pakinggan nyo na lang dito sa YouTube. Dalawang song na lang. Angels and guides, please guide us. Thank you. In Your Eyes. In love pa rin talaga itong person na to. Ang huling song ay Kabilang Buhay. Yun na lang yung inaasahan niya. Ilipat muna natin ito para magkasya. Ang reading natin ngayon para sa collective reading ay aalamin natin ang past, present at future mo. Yung mga cards dito sa collective reading ay may mga naka-reverse. Pero kung ano yung ipakita ng cards, yun na talaga yung card mo. At saka guys, general reading ito kaya kahit ano pong zodiac sign, magbanggit man po ako. Reminder lang guys na ang reading na ito ay guide po lamang at hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Pero pwede ka manood kahit ilan kung saan ka makaka-resonate. At saka ikaw na rin bahalang tumukoy kung sa past, present, or future ka na ng reading na ito. Kapag naka-reverse yung card, hindi ako magbabanggit ng zodiac. Yung mga naka-upright lang ang babanggitin ko yung zodiac sign. Angels and guides, please guide us. Ano ang past ng nanonood ng collective reading na ito? The Moon, Pisces. Eight of Swords in Reverse. Queen of Pentacles, Virgo. Base sa mga cards, ang ilan sa inyo, nakukutuban mo na yung person mo ay nililin lang ka. Hindi lang naman ito betrayal patungkol sa love life. Betrayal din patungkol sa financial at saka yung pagsisinungaling niya sa iyo. At saka ipinapakita sa mga cards na ang ilan sa inyo ayaw mo nang pabiktima sa ganitong sitwasyon. Kaya nag-decision ka na iwan ang relationship. Pero ang ilan sa inyo, kahit gano'ng kahirap yung sitwasyon na kinakaharap, hindi ka pa rin makapag-desisyon at gusto mong malaman kung ano ba yung nangyayari sa relasyon nyo ng person mo. Ang ilan naman sa inyo sa career, nag-iisip ka na magpalit ng trabaho. Kung ano man yung nangyayaring problema sa trabaho mo, bigyan mo muna ito ng solusyon. At saka ka mag-decide kung ano talaga yung career na gusto mong tahakin. Sa career, kailangan maging patient at saka pag-isipan mong mabuti kung ano yung option mo para sa pipiliin mong career. Kasi sa totoo lang, makakapili ka naman talaga ng best na trabaho para sa iyo. Sa mga single, ang advice ng mga cards na ito ay kailangan
pahalagahan mo muna 'yung sarili mo bago ka mag-share ng pagmamahal sa iba. Sa ilang single, marami kang katangian na gugustuhin ng iba. Nagkataon lang na 'yung person na nagustuhan mo, iba 'yung hinahanap niya. Ang ilan naman sa inyo na nasa relationship, yung romance nyo ng person mo ay priority, kumbaga yung physical contact. Pero yung commitment, wala. Hindi nagko-commit yung person mo. Ang ilan, hindi tinupad ng person mo yung pangako niya. Nag-iba rin siya ng behavior. Teka lang guys ha, kasi wala ng battery yung camera. At saka guys, karapatan mo na sabihin sa person mo kung ano yung totoong nararamdaman mo. At saka, base na rin sa mga cards, masosolve nyo naman ng person mo yung problem. Lalo na sa mga hindi pa bumibitaw. Kaya lang, sa pag-urirat mo sa person mo, marami ka pang malalaman. Kasi ang relasyon nyo ng person mo, mas na-focus sa responsibilidad. Kaya nawala yung excitement sa relasyon na dapat ay pinapanatili nyo. At syempre, kung hindi yan magampanan ng person mo, ikaw yung gagawa para mapagtibay yung relasyon. Ito naman yung dalawang cards para sa additional advice. The Hangman, Pisces. Two of Wands, Aries. Siyempre, hindi lahat sa inyo ay okay yung ganitong pakikitungo sa person. Kaya ang ilan sa inyo, nakapag-decide ka na tapusin na lang ang relasyon. Kasi base na rin sa mga cards, kahit anong gawin mong pagsusumikap or sakripisyo, walang pinatutunguhan. At ang ilan naman sa inyo, pinag-usapan nyo ng person mo kung ano talaga yung problema sa relasyon. At sinisikap nyo pareho ng person mo na may magandang direksyon na patutunguhan ang relasyon nyo. At syempre, yung ganitong behavior na pagbabago ng person mo, yan yung may magandang patutunguhan ang kapalaran ng relasyon nyo. Sa mga single, itry mo yung potential person. Kasi hindi mo talaga malalaman kung sino yung person na nakatadhana sa'yo. Huwag basta mo na lang husgahan, maigi na kilalanin. Kaya pala ang ilan sa inyo sa career, gusto mong magpalit ng trabaho kasi yung sakripisyo mo, tingin mo nababaliwala. At ang advice ng mga cards ay kailangan makipag-communicate sa katrabaho o kaya sa mga boss para alam mo kung ano yung nangyayari. Three of Cups in Reverse. Ito yung mga cards para sa present. Ten of Cups, Pisces. Page of Wands. Bon nga talaga ng Pisces, ano? Panay labas ng card niya. Nako. Guys, itong third person, makulit sa person mo. Itong third person, gulo yung dala niya sa relasyon nyo. Kumbaga, wala siyang habol kasi hindi naman siya original. Kaya lahat ng paraan gagawin niya para maging pabor sa kanya yung sitwasyon. At saka, kaya walang achievement sa'yo at saka sa person mo kasi nga itong third person yung hadlang. Kaya huwag ka magtaka kung bakit yung third person ginugulo ka. Kasi gusto niya ma-distract ka at ipakita mo yung totoong kulay mo na magalit yung person mo sa iyo. Kaya ang advice ng mga cards ay i-focus mo lang yung attention mo sa person mo, yung kayong dalawa lang, yung maging maayos ang relasyon nyo. Kasi base na rin sa mga cards, ikaw yung pinipili ng person mo. Sa mga nakipaghiwalay,
yon ay dahil sa hindi mo na natiis. Yung person mo kasi may pagka-arrogante, nagdadala ng trouble sa relasyon nyo, tapos napaka-impatient niya pa. Kaya wala kang naging choice kundi piliin yung sarili mo. Pasensya na kayo guys ha, pero yun kasi yung pinapakita ng mga cards. At saka may pagkatamad yung person mo. At saka yung person mo, feeling niya, siya yung biktima sa sitwasyon yung dalawa. Sa mga single, kung happy ka na single, okay na yan. Pero kapag gusto mong magkaroon ng relasyon, pero hindi ka kumikilos, wala talagang darating. Ang ilang single naman, importante sa'yo yung pamilya mo. Pero kapag nagkaroon ka na ng relasyon, yun na yung magiging mundo mo, yung person mo. Sa financial, hindi naman masamang mag-enjoy, pero kailangan mo lang limitahan. Ang ilan naman sa inyo na nagkakaroon ng problema sa financial, malaking tulong yung pamilya mo, tutulungan ka nila. At saka ang ilan sa inyo may manghihiram sa'yo ng financial pero hindi niya na maibabalik. Kahit na maraming tumutulong sa'yo, kailangan tulungan mo din yung sarili mo pagdating sa financial. Lalo na't may kakayahan ka naman para gawin ito. The Devil, Capricorn, the Sun in Reverse. Pangalawang card na ito na ang ilan sa inyo na nasa relationship, yung relasyon nyo ay nakasentro sa physical contact. Pero yung relasyon nyo, magulo. Nagkakaroon na rin ng opinion yung mga taong concerned sa iyo. Kasi ayaw nila na nakikita kang nasasaktan or nahihirapan. Kaya ang advice ng mga cards ay kailangan mag-usap kayo ng person mo sa kung ano yung katotohanan, kung ano ba talaga yung magiging takbo ng relasyon nyo. At saka, ang advice ng mga cards sa mga nasa relationship, huwag mong i-take for granted yung person mo. Kasi pagsisisihan mo to in the near future. Sa mga single naman, ingatan mo yung sarili mo. Yung bang kailangan pagka nakipagrelasyon ka, yung totoong mahal mo talaga yung person. At saka sa mga single, makakatagpo ka ng person na uunawain ka at pahalagahan ka. At saka single ka man or nasa relationship, yung swerte ay nagkakaroon ng delay kasi mas nafo-focus ka sa mga problema or negative. Sa career, i-add ko lang na kailangan mong magsipag. At kapag nagsipag ka, mag-ipon ka. Kahit pa konti-konti, kasi kakailanganin mo yan in the future. Nakatatlong cards na kasi na kailangan mag-ipon. Ayan, ito naman yung mga cards mo para sa future. Four of Cups, Cancer. Seven of Swords, Aquarius. King of Wands, naka-reverse kaya walang zodiac. Binibigyan ka ng advice ng mga cards na merong prosperity na darating sa buhay mo. Pero kailangan isipin mo yung future mo. Kasi kung hindi, mamimiss mo yung mga oportunidad. At saka guys, mag-ingat kayo sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan. Ang ilan sa inyo, darating yung panahon, kasi future pa naman ito eh. Darating yung panahon na magsasawa ka talaga. Napipiliin na maging happy na kahit mag-isa ka lang. At saka isa sa inyo ng person mo, yung mag-aabandon na sa relasyon. At saka ang advice ng mga cards para sa mga nasa relationship, ano man yung desisyon na ginawa mo, hindi mo yan kailangan pagsisihan. Lalo na kung para sa ikakabuti mo, ng buhay mo at ng mental health mo.
At saka ang ilan sa inyo, kapag nakipaghiwalay ka sa person mo, lilimitahan mo na yung pakikipagkita sa kanya. Kasi base na rin sa mga cards na ito, ang ilan sa inyo na nakipaghiwalay, syempre mahirap yan. Kasi back to zero ka. Pero okay lang yan, basta masaya ka. At sa ilang single, huwag kang huminto na sumubok na mahanap yung potential person na para sa iyo kesa sa pagsisihan mo, 'di ba? At para naman sa ilang single, may potential person na nagpapakita ng interes kaya lang di ka interesado sa kanya. Kaya itong potential person na 'to, ibabaling niya yung attention niya sa iba na mas committed. At sa ilang single, may mabait at saka energetic na older person na magpapakita ng interest sa'yo. At sa health naman, kung nagkakaroon ka ng health issues, kailangan bigyan mo to ng attention. Dalawang cards na kasi yung nagsasabi, kaya huwag mong dayain yung sarili mo. At ang ilan naman ay ipagpatuloy yung healthy lifestyle kasi magbe-benefit ka niyan. Sa relationship, give and take, hindi pwedeng yung isa lang yung nakikisama. Dapat pareho kayo. Ay, ito na yung mga cards mo. 5 of Pentacles at King of Pentacles na ang zodiac ay Taurus. Parehong Taurus yan. Itong mga cards na to, mas nag-focus sa mga person na nag-let go, yung mas pinili yung sarili. At sa mga nananatili sa relasyon, communication ang kailangan nyo ng person mo. Diba, nasabi ko na kanina, para natatapos nyo yung problema at magkaroon ng clarity. At kung ano yung napag-desisyon na niya, mag-isip ka ulit kung ano yung next step na gagawin mo. Para sa mga nag-let go sa relasyon, huwag mo asahan na susuportahan ka ng person mo kasi, 'di ba, sabi nga kanina ng mga cards, feeling ng person siya yung victim. Kaya ang advice ng mga cards ay kailangan mo mag-ingat at mag-ready sa kung paano gagawan ng solusyon yung patungkol sa financial. Sa mga unang araw, siyempre malulungkot ka kasi walang suporta. Pero yan yung magbibigay sa'yo ng lakas ng loob para kumilos. At dahil na rin sa pagiging masipag mo, determinado, at saka naging ano ka na yung friendly, yung naging masaya yung buhay mo kahit may kahirapan sa financial. May person na magpapakita ng interest sa'yo. At itong person na to, kaya niyang suportahan yung mga pangangailangan mo. Love, physical contact, at money. At this time, yung magiging relasyon mo sa person na to ay magiging honest. At saka pareho kayo ng mindset. At ito yung makakapag-resolve sa lahat ng problema mo. At makakalimutan mo yung mga nakaraan. Siyempre, nakipag-iwalay ka na sa person mo, tapos may iba na siyang karelasyon, hindi na rin kayo nagkikita. Kaya kapag may ganitong oportunidad, huwag ka nang pakiipot. Ang advice ng mga cards, tanggapin mo to. Pero kung yung person mo, wala pa siyang karelasyon, dyan ka magkakaproblema. Kailangan ng legal advice. Kasi nga, walang divorce sa atin. At saka, ang pinupunto naman ng mga cards dito yung naagrabyado eh. Ito yung advice ng mystical cards sa iyo. Embrace adventure in your life. Jesus said, "For the kingdom of heaven belongs to those who are like these children." Commit to a spirit of excellence. Whatever you do, do well. Gentleness is the path of peace. The Lord is my shepherd. I have all that I need.
Patience is its own reward. You crown the year with a bountiful harvest. Even the hard pathways overflow with abundance. Bathe in divinity. His coming is as brilliant as the sunrise. Alamin naman natin ang angel number mo. Siya nga pala guys, marami pong salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. At saka guys, sa financial, temporary lang yung paghihirap mo. Magkakaroon din ng blessings at abundance sa buhay mo. At ang ilan sa inyo sa financial, pipilitin mo, gagawin mo talaga yung lahat para maging successful ang landas na tatahakin mo. Yun yung napagdesisyonan mo kasi future ito eh. At yun yung mangyayari, magkakaroon ng prosperity, wealth at abundance. At kung naghahanap ka ng trabaho, malapit mo na itong mahanap. At lahat ng naging problema mo ay matutugunan. Affirm. Nothing you have is because of luck or chance. It's all due to God's grace and favor. Two, three, four, eight. It signifies the need to call on divine help. Angels are waiting for you to call on them. Respond and guide your steps. 11:11. Your soulmate is out there manifesting you. This person has missed you for a long time and dreams about being with you. Are you ready to receive it? Type yes if you're ready. 9:9:9. Your dreams are about to come true. 2:2:2. Remember to embrace balance in your choices.